every day, late at night, not okay. Oh, diba guys, pasukan na naman. At sa wakas, na dry din ang ating kapaligirang. Walang kaning-ning-ning-ning na talaga guys. Dry na siya. Kahapon may naulan, pero siguro kagabi hindi umulan. Kaya, dryness na siya. Hindi na siya wetness. Oh, ayan. At least, diba? At least ganyan. Okay lang. Dry. Hindi nakaka... Anong maglakad? Nakaka... O, diba? Lumulukso pa. Alam nyo ba, guys? Makwento ko lang kagabi. Mga bandang 9:30. Nagpa-rush ako sa hospital. Kasi naman ba, guys? Diba, every time na kumain ako, uminom ako, is nagba-vomit ako. So, yung last na ano ko kagabi, nung nag-vomit ako, is ano siya, may kasama na siyang dugo, guys. So, nag-worried na ako, guys, kasi parang ba't nag-ano ganun. Kasi nangyari na naman sa akin to noon, na 2019, yung huling uwi ko sa Pinas. Ah, hindi huling uwi, I mean, nung umuwi kami ni Mira, then pagbalik ko dito, 1 week akong every time na kumakain is nagba-vomit ako. Kaya para sa akin, sabi ko, ano lang to, sa tiyan lang to. Tapos nung time na yon, kasi nga 1 week na akong suka na suka, talagang everyday siya. Ngayon naman hindi naman everyday, bawa ngayon, then the next day naman hindi. So yung time na yun is dahan-dahan tayo para tayo magkwentuhan muna. Hindi ko naman napansin na 1 week na rin pala akong hindi nagbabawas. So yung nung mais na ako, tingnan yung tiyan ko, hindi siya scan eh, parang ano lang siya, sa monitor lang. Iba kasi yung sa scan eh, is ang nakita is punong-puno ng dumi. Sorry sa nakain. So binigyan ako ng gamot na yun, hanggang ngayon yun ay tinitik ko in case na hindi ako mag CR, kasi problema ko talaga yung pag-CR, guys. So para ngayon, yung sakit na ito is inisip ko ganun din. Pero ngayon naman, nagpabawas naman po ako regularly. Madalang na lang yung minsan lang akong hindi makapagbawas. So kaya para nag-isip ko, kaya yun, na-rush ako sa hospital kagabi, guys. De, nag-ano ako, urine test, blood test, tapos in-scan na ako. Scan na yung ginawa ko. And thanks God, everything is okay. Wala naman daw pong problema. Sabi ko, eh paano? Ano nangyayari sa akin? Bet ganyan. Siguro daw, saka susuka ko. Kasi 2 weeks na halos na ako ganito. Is, before pa ano eh. Before pa Christmas ako ganito, guys. Which is hindi naman sunod-sunod, kaya hindi ko iniinda. Iniinda ko pala, minsan. So, wala raw. Kasi nagasgas na siguro yung ano, saka susuka. May na tayo pumasok kasi pag nasa loob, hindi na tayo makapag-chikahan. Kasi kami naman na mag-chikahan sa loob. So, siguro kaya ganun. So, binigyan lang ako ng gamot, motilium, para sa pagsusuka, para hindi ako masuka. Ang ginawa ko naman kagabi, pagdating, uminom ako na yung gamot na iniinom ko ba, na pampadumi. Nilaklak ko na, guys. Nilaklak ko. Para kung ano man yung nandyan sa loob-loob, guys, is ano, mawala. So, ayan. May, marami naman ako nailabas. Oh, pasensya na talaga sa nakain, pero kailangan ko magkwento para tayo may content. Kasi ilang linggo na rin na tamad na ako mag-video, guys. So, ayan. Medyo, kasi kagabi ang sakit-sakit talaga ng tiyan ko. So, medyo maluwag na yung tiyan ko. Kaya, sana tuloy-tuloy na ito.
para tayo ay magkaroon na uli ng energetic drink. Yan na, I'll see you tomorrow. See you later. Tingnan nyo guys ang aming si Lucky, oh. Talagang ilusyonada to eh. Dito ka pala nakahiga. Diyan ka nakahiga. Nainip kasi yan kasi wala si Joe. I mean, nandito naman. Nandun. Nagpuputol daw ng kahoy sa labas. So, ayan, may araw guys. Kaya labas tayo guys sa ating lungga. Para tayo sakit na ang aking mata guys. Alam nyo ba? Nalalabo na talaga yung aking paningin. So, may mga workers dito. Punta tayo. Ay, wala pala. Nakalak pala. Sana dala ko ang susi. Ano ba yun? Nandun si Joe. Nagpuputol siya ng kahoy. So, punta tayo. Hayaan natin yung workers na nandyan lang. Alhamdulillah guys, thanks God at lumabas na si Haring Araw, oh, di ba? Ganda ang ating kapaligiran. Ang dami-daming damo na naman, oh. Hindi man damo. Ay, damo nga. Mga dahon-dahon guys. Ayan ang ating workers, oh. Ayan yung sila guys. Pero kunyari ay... Hindi ko sila ipapakita. At ito. Nasira. Oh, 'di ba? Ay, ano ba ito? Eh, wala asay tumne. Tapos ito ang view from Bad Fee. Ito ang view sa front niya, guys. View, ayan.
View. Eh, view pa rin yan. Kahit ano, guys. View pa rin yan. Tapos ito yung school. Ayan. So, ang dami na palang naputol, guys, na kahoy ni Joe. Halos naputol niya ng lahat. Konti na lang. Ito, meron pa dito kaming natitira from last year pa yan. And then, yan, kasi hindi tayo mag-carry ni Egon. So, ayan. Ito, kailangan namin ito maliliit para panlingas. Nang para madaling mag-ano ba. Kakahakot lang naman namin. Hindi pa namin nagamit yung hinakot namin. So, ito na lang. Ang, at saka yun. O, diba? Nakaalis tayo ng lungga, guys. Wala. Niha. Tapos, ito na yung bakod natin. Ito, hi, Dajo. It's like this or put more layer? Two more layer. More heck up. La, kalas. Ah, kalas? Like this? Ah, hanggang dyan na lang pala, guys, ito. Ito daw, flat na. So, pinalaki ni Amo yung bahagi dito. Tingnan mo yung binubuhat niya yung bato, guys, oh. Lulus-lus ang itlog niyan. Diba? Ma, dapat may support. Hay, dalamin ta ba, ahwe? Hay, dalamin. Ah, wala, may, ha? Ayan, naglakad na tayo, guys. O, diba? Nabanat-banat ang ating buto. Tinawag na ako ni Ate Dori, kakain na raw kami. Parang busog pa kasi ako. Parang busog pa ako. Kain lang kayo. Masikip yung aking tiyan. Masikip ang aking tiyan, eh. Anong pinirito mo? Yung ano, yung... Yung sumo? Ah, yung tirang salmon pala. So, tingnan ko. Baka magsabaw lang ako, higup. May sabaw ba? Hello, everyone. Madilim ba? Alas 5 na po ng hapon at tayo uuwi na. Oh, foggy, oh. Sobrang foggy pala. Kakaligo ko pa lang. Ma, sana hindi tayo. Ano naman tayo? Ay, full cover. So, uwi na tayo, guys. At ano, ako'y naligo. At ako'y, alam nyo bang, nakapajama na. Pajama na ang isinuot ko, guys. Diretso pajama na. Tingnan nyo, oh, ang fog. O, diba? Wala na naman kayo makita. Ay, ano pala siya? Government electricity. Kasi maliwanag ang mga daan, kapaligiran. Pag po kasi walang government electricity, madilim yan. Walang ilaw sa kalsada. Kanina pala, guys, may dumating na nagkabit ng camera, CCTV. Nagpalagay si Amo ng CCTV. Natatakot kasi siya. Kasi doon sa nangyari sa katulong ba ng kapitbahay, guys. Diba? I mean, nasa gate na nga nung amo niya. Hinold up pa nung taxi driver. Siguro, guys, hindi siya taxi driver. Siguro. Dito kasi, guys, pag service, ano siya, yung plate number is red. Ngayon, maraming naglalagay ng red plate. Mga ano sila. Hindi sila legal. Naglalagay-lagay lang sila. Para mapagkamalan na sila ay taxi. And speaking of that, guys, may kwento ako sa inyo. Ano ba naman to si Lexi? Gumawa pa ng la, ba't Felix si hi, bitisik. Taglit lang, guys, ha. So, ayan. Pasensya na, hindi ko inalis muna ang sombrero kasi maalikabok tong aking lilinisin. Eh, kakaligo ko lang. So, speaking of, hi, Dala. Meron din po ako naging bad experience dito. Bagong-bago pa lang ako nandito, guys.
Bale. 4 months pa lang nun si Mira, guys. And then, nung time na yun is, wala si Joe, guys, dito. Tapos, nasa ibang bansa pa siya. Kinailangan kong may puntahan, guys. So, nangungupahan na kami nun, guys. Nangungupahan pa lang kami. So, wala akong matawagan na masakyan, guys. So, sinabi ni Joe, ang sasakyan ko lang is yung red plate na number, guys. So, eto na nga. So, nakarating naman na ako sa pupuntahan ko. Kaso yung pagbalik, guys, mayroon ba namang nakita ko may sasakyan na may bumaba. So, akala ko naman pasahero kasi may bumaba. And then, ang plate number is red. So, sabi ko, okay. Pag red daw ang plate number is taxi siya. So, eto na, sumakay na nga ako, guys. Ito yung bad experience na nangyari sa akin, guys, dito sa Lebanon. So, sumakay na ako, guys. And then, pagsakay ko, guys, sa bitbit ko rin noon si Mira. Kasi wala akong pag-iwanan, guys. Kasi noon time na yun is, may trabaho din yung bianan ko. Pati yung bayaw ko. Tapos yung hipag ko naman is, nag-i-schooling pa siya noon. Wala pa rin akong friend noon, guys, na mga Pilipina. So, naglakas loob lang talaga ako na umalis. Tapos, ayan na nga. And then, yung taxi, guys, na napuntahan ko, na nanasakyan ko, nagsasalita siya Arabic, hindi ko pa rin maintindihan. Tapos, guys, yung way ng nakita ko is ibang way na, guys. Sabi ko, hindi dito yung daan papunta sa amin. Tapos may sinasabi siya, guys, nung time na yun, hindi ko pa naiintindihan kasi noon yung Arabic. Wala pa ako naiintindihan. Hawak ko nung si Mira. So, takot na takot talaga ako, guys. Alam nyo, kahit bit-bit ko yung anak ko, nagpilit talaga ako, guys, na bumaba at binuksan ko yung pintuan ng sasakyan habang siya ay umaandar, guys. So, sa madaling salita, gumawa ako ng parabang eksena para mapansin ng ibang sasakyan na ako ay nasa delikadong sitwasyon. Mabuti na lang, guys, at ako ay ibinaba niya. Tuloy niyo yun, iniisip ko talaga hanggang ngayon na kung hindi ako naglakas ng loob na gawin yun, kahit bit-bit ko yung anak ko noon, si Mira, is 4 months old pa lang po. So, ano na kayang nangyari sa akin? Baka ako ay wala na. So, kaya, mayroon po akong dyan sa mga plate number na. Kaya dito, guys, kasi may mga pila-pila din yung mga parang sa atin may paradahan. Hindi na talaga ako kaya lang syempre, yung time na yun is nagbabantay na ako ng dadaan. So, hindi ko naman alam kung sa parada ba siya talaga galing or what. And red plate number. So, yun. Mula nun, guys, is na-trauma na akong mag-service at saka mag-aalis. Unless may kasama ako. Yun ang aking naging masamang karanasan dito sa Lebanon, guys. Pasensya na kayo at nakasombrero pa talaga. Kasi basa pa yung buhok ko, guys. Ako ilalabas pa. Gawa ng... Ba't ba ako ilalabas na hindi ko dala yung So, yun lang ang aking mai-share sa inyo sa nangyari dito sa akin, guys, sa Lebanon. Tingnan nyo ang dami. Pwede itong uling, oh. Oh, ayan, oh. Pwede siyang uling. Ayan, dyan na yan. Okay, so yun lang ang aking na-share at para lang may tayo. Kasi naalala ko lang, gawa ng nangyari din sa akin yan. Buti na lang, alam nyo ba? Tapos yung guys, yung nasakyan ko is naka-uniform pa siya. Di ko alam, alam nyo parang pansundalo na uniform. And then mayroon po siya noong baril.
So, 'di ba? Nakaka-tense, nakakatakot. Inisip ko na lang talaga makaligtas kami noon ng anak ko. Sabi ko, tatalon ako ng sasakyan, whatever happened. Buti na lang itinigil niya po kami in the middle sa kalsada. Yun lang po ang aking may share sa inyo. So, ayan. Ako muna ay maglilinis nito. Itutuloy ko lang, guys. Ano? And then, I'll see you again later, guys. Thank you for watching.